sila ay mapaluwa, mapaiyak sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, ang pag-iyak sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay palatandaan ng iman. Wallahi al-azim, ang pag-iyak dahil sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kapintasan, hindi kahinahan, bakus. Ito ay kapuri-puri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-iyak dahil sa katotohanan, dahil sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kapuri-puri kay Allah subhanahu wa ta'ala, kamahal-mahal. At palatandaan na ikaw ay malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ikaw ay may pagmamahal, pagkatakot, pagdadakila, pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang katangian. Napakagandang katangian. Katangian ng mga mananampalataya. Katangian ng mga propeta. Katangian na sino mang kanyang tinataglay ay palatandaan na meron siyang takot kay Allah. Palatandaan na dalisay ang kanyang puso. Palatandaan na nagpapaalipin, nagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aynani la tamassuhuman nar, dalawang mata, sabi ng Rasulullah, na hinding-hindi madadampian ng apoy sa impyerno. Dalawang mata, sabi ng Rasulullah, dalawang mata o dalawang klase ng tao, dalawang mata na hinding-hindi madadampian, hindi papasok, hindi mahahawakan ng apoy sa impyerno. Una, sabi ng Rasulullah, aynun bakat min khashyatillah, mata na umiyak dahil sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang, mata na nananatiling nakadilat sa pagbabantay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang katangian, ito ang paksa natin. Katangian ng tunay na mga mananampalataya na kung saan sila ay kapag humaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa ng pagsamba, nagbabasa ng Quran, nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay pumapatak ang kanilang mga luha dahil sa pagdadakila, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo, kailan tayo umiyak sa tanang buhay natin? Nakaiyak na ba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagkatakot sa kanya hinggil sa ating mga kalagayan? Ang mata, tandaan natin, ito ay walang higit na biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinahiram sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mata. Saan natin ginamit? Ginamit ba natin sa ikakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala o sa mga bagay na kamuhi-muhi at kinapuputan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tanungin natin ang ating mga sarili. Ang tunay na mga mananampalataya, mga mananampalataya na nagwagi, ginamit nila ang kanilang mga mata bilang kasangkapan upang magawa, makita ang ikakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sa pamamagitan nito ay binabasa nila ang Quran. Sa pamamagitan ng kanilang mga paningin at puso, inaalala nila si Allah subhanahu wa ta'ala at nagiging panatag ang kanilang mga puso. Ito yung mga tunay na katangian ng mga mananampalataya na may mga
kalagayan na kapag siya ay nagmumuni-muni, nagninilay-nilay, tumitingin sa mga kadakilaan ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginamit nila ito upang pagmuni-munihan ang mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala upang madagdagan na kanilang iman, o di kaya sila ay mapaluwa, mapaiyak sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, ang pag-iyak sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay palatandaan ng iman. Wallahi al-azim, ang pag-iyak dahil sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kapintasan, hindi kahinahan, bagkus ito ay kapuri-puri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-iyak dahil sa katotohanan, dahil sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kapuri-puri kay Allah subhanahu wa ta'ala, kamahal-mahal. At palatandaan na ikaw ay malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ikaw ay may pagmamahal, pagkatakot, pagdadakila, pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala.